Welcome back to the short family. Yeah, that was my kid, my 3-year-old daughter. So, okay, welcome again. Welcome back to the short family. And if you're new here, welcome. Yes, sweetheart, yes. Okay. Please, sa mga bago, kung hindi ka pa nakadikit, dumikit ka na. Okay, dumikit ka na. Kasi, may isi-share ako sa inyo ngayon. Ngayong araw na to. Yung isi-share ko is, napaka-interesting na topic siya. Siguro, lahat tayo gustong gawin yun, di ba? Or, masasabi ko is, lahat tayo gusto magkaroon ng ganun. So, alam niyo ba kung ano yun? Sige nga, hulaan nyo. Oh, hindi yun. Okay. So, okay, ito guys, yung isi-share ko sa inyo ngayon is kung paano at, hindi paano, kung magkano yung na-ee. Nabubulol na guys. Wala pala talaga pag antok ka. Tapos yung ulo mo is parang nag-i-spin. Yan. Okay. Natatawa ako sa sarili ko. Parang baliw. Okay. So, okay guys. Yung isi-share ko sa inyo ngayon is kung magkano ba yung na-save ko sa loob ng 3 years. At kung paano ko yun nagawa. So, isi-share ko yun sa inyo lahat. Gagawa din ako ng video kung paano ko yun nagawa. And simple lang, na hindi masasaktan yung budget mo buwan-buwan. Nanga, be quiet. Wala talaga pag may anak ka, diba? Lalo na pag tatlo sila. Wala kang pupuntahan. Diba? Kahit magtago ka sa CR, susundan ka talaga. Okay guys. So, yung isi-share ko sa inyo is kung magkano yung na-save ko sa 3 taon. Madali lang siya kung talaga may plano talaga kayo mag-save. So, okay. Yung una yung gawin, ito tips lang muna, okay? Yung una yung gawin is kung may bangko kayo or gusto nyo mag-alkansya, pwede din yun. Ako sa akin, bangko yun. So, may bangko ako na hindi ko ginagalaw. Yung savings account na hindi ko ginagalaw. So, buwan-buwan, naglalagay ako ng pera dun. Tapos, hindi namin binabawasan. Kasi, pag nalagay na namin yung pera na yun, yung account na yun is parang kinalimutan na namin. Or, parang kinalimutan ko na siya. Kasi, wala eh. Parang, wala lang. Pag may emergency, hindi namin ginagalaw yun. Wala talaga. As in, didma. May parang wala nga. Hindi ko nga alam kung nandyan pa sa wallet ko eh. Parang ganun. Parang ganun siya. Parang wala lang. Isipin mo na, wala. Wala kang account, wala kang pera na naitabi. So, para pag dumating yung panahon na tumanda ka na or gusto mo na mag-retire pag may, kung nagtatrabaho ka ngayon or saan ka mang sulok ng mundo, habang may trabaho ka, kumikita ka ng pera, mag-save ka. Para in the future, hindi ka mahihirapan. So, kami, yung langga, don't shake it, please. Okay. So, hanggang may kita ka pa, magsimula ka na mag-save para sa darating na mga emergencies, parang ganon, di ba? So, may makukuha ka. So, kami, tumatabi talaga kami ng iba pa. Yung para sa emergency, tapos iba din yung para sa savings, tapos iba din yung parang kinalimutan na namin. Parang 3 account yata to, or 4 na account. Parang ganun.
So, hindi mo kailangan maglagay ng marami. Kung magkano yung kaya mo, itabi mo lang. Kasi, sa ilang taon mo na paglagay-lagay ng konti, piso man yan, o magkano yung kaya mo, 1,000, 500, 100, 50, magkano yun, 20, parang ganun. Ilagay mo lang, itabi mo. Huwag mong galawin. Kaya sa ilang taon yun, mag-a-adapt po yun. Parang simula ka dito sa piso, uma-adapt po yun. So, parang ganun siya. So, ako nagsimula ako. Iwan ko, magkano ba yun? Parang konti nga lang eh. Nag-zero balance ka yun eh. I mean, pag may extra na money, nilalagay ko yun doon na yung hindi na namin magagamit. Parang ganun. So, ituturo ko sa inyo sa next video ko kung ano yung mga ginawa ko. Kung paano ako nagka-cut ng expenses namin na hindi nababawasan yung budget namin buwan-buwan. So, abangan nyo yun, guys. So within 3 years po, hindi ko na ini-expect na makaipon ako ng ganung halaga. Hindi siya malaki. Okay? Pero, parang okay na rin. Parang masaya na rin ako kasi kahit paano, di ba? Kahit paano, hindi ko naman talagang in-expect na iipon ng ganun na amount. Pero, nakakaipon. Parang ganun. So, yung naipon ko is within 3 years. Yun, guys. Sa parang tabi-tabi lang. Tabi-tabi. Yung mga mag-asik-asik lang ba? Parang ganun. Yung may kung anong tawag yun. Yung parang sa extra-extra na matitira, piso man yun na magkano, nakaipon ako ng 400,000 peso. More than 400,000 peso within 3 years. So, buwan-buwan, hindi pareho yung nilalagay ko. Minsan may maliit, yung sobrang liit. Minsan medyo okay. Pero, pag makaluwag-luwag kami, yung mga bills namin is kukunti lang. Medyo marami-rami din. Kung magkano lang yung natirang extra, yun. Talagang lagay doon yun. Diba? So, naiipon siya. Nag-a-add up siya. Hindi namin ginagalaw talaga yun. Tapos meron talaga kami pang miscellaneous or emergency na tinatabi. Like nito nung dumating si Corona, meron kami na itabi para sa mga emergency. Tapos nag-i-stock din kami ng mga long storage food para sa mga emergency na halimbawa. Ganito nung nangyari yung lockdown, hindi kami nag-panic buying kasi nga mayroon kami stock up. At least, good for 3 years kami. Basta magtipid lang kami ng pagkain. Tapos nag-gardening din kami pag summer. Kasi pag winter, wala rin. So, ganun guys. So, nakaipon ako ng at least more than 400,000 peso. So, kung i-convert mo yun sa dollar, nasa 8,000 I guess. Kahit na palagay na natin, 50 na lang natin. Okay, 50 peso per dollar. Kasi ngayon, hindi ko alam magkano palitan. Nasa 48-something yata eh. So, ganun yun, guys. Simple lang yung ginawa ko. Hindi siya mahirap. Kung gusto nyo talaga makaipon. Okay? Gagawa ulit ako ng video kung paano ko ginawa yung mga step by step na yun. So, kung gusto nyo malaman, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. At isama nyo na rin yung bell button para updated kayo palagi pag may mga bagong videos ako na i-upload. Kung may mga iba pa kayong katanungan, mag-iwan lang kayo ng comments sa baba, sa comment section. At nabasa ko talaga yung mga comments na yan at binabalikan. Yun nga lang, minsan hindi mabilis kasi tatlong anak ko pa yung naasikaso ko. Minsan nga kahit na kumain, hindi na ako makakain eh. Binabalikan ko yan, tapos pagtulog na silang lahat, yun, tutok na ako dun sa cellphone ko. Minsan nagagalit na yung asawa ko, kasi nga gabi na, hindi pa daw ako tulog. Minsan mag-aalas dos na madaling araw, gising pa, kaya nasisigawan pa lagi. Yun guys, hindi, pero lang yan. Mabait naman asawa ko. So, may mga katanungan kayo, wag po kayong mahiya magtanong. Okay? Kung ano yung nalalaman ko, isishare ko talaga sa inyo. At ito ay base lang po sa aking experience. Kung magkaiba man po yung sitwasyon po natin,
depende po yun sa sitwasyon natin kung magkano po yung maiipon nyo, di ba? Parang ganun. Pero kung gusto mo talaga makaipon, may paraan, hindi imposible na abutin yun. Para din yun sa future natin, di ba? So, okay guys, isi-share ko sa inyo yung mga tips na ginawa ko kung paano ako nakaipon ng ganun. Okay, so see you in my next video. Kasi marami pa akong isi-share sa inyo kung gaano ba tayo ka-prepared na harapin ang mga sakuna pag dumating. So, yun guys, abangan nyo na lang. Kasi parang wala ako sa sarili ngayon. Kasi talagang nagpupuyat ako ilang gabi na.